ay rated SPG. Strictong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tayo sa ating palabas sa Innamorata. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! So dito guys, ay nalaman na ng asawa ni Claire na meron siyang anak noon. Pati na din yung kanyang anak ngayon ay alam na niya na meron siyang anak noon. Kaya parang hindi na siya pinagkakatiwalaan pa at lagi siyang pinagdududahan. So doon naman tayo kina Esperanza at yun nga si Esperanza ay patuloy pa rin niya hinahanap yung kwintas na makapagpaganda sa kanya. At ito naman si Dencio ay bumisita doon kay Esperanza. Tapos yun nga, ito naman si Dencio ay syempre mahal na mahal niya itong si Esperanza bilang kaibigan or kapatid. Tapos nakita nga ng kanya ama na si Leandro itong pag-uusap nila ni Esperanza na parang itong si Dencio ay meron ngang malasakit dito sa kanyang anak na Esperanza. Kaya kinausap niya dito at sinabi niya dito na ligawan daw si Esperanza para maging masaya dahil hindi daw masaya itong si Esperanza dahil sa kanyang itsura at sa kanyang sakit. So sinabi niya dito na mahal mo ba yung anak ko? Mahal ko yung anak mo pero bilang kaibigan. So yun nga at inalok siya dito ng malaking halaga para ligawan itong si Esperanza. Pero ayaw naman ni Dencio dahil nga lahat na lang ng mga tao ay niloko daw itong si Esperanza. Ayaw daw niya masaktan itong si Esperanza. Kaya hindi daw niya magawa yung inaalok ng kanyang ama na si Leandro. At yun nga, nagpapasalamat naman itong si Leandro dahil nga concern nga siya sa anak niya na si Esperanza. So sinabi naman ni Dencio dito na kahit daw kung mawala daw itong si Leandro ay hindi daw niya papabayaan si Esperanza kahit ito ay meron na siyang asawa at anak, hindi pa din daw niya papabayaan. Kaya napasalamat itong si Leandro sa kay Dencio, yung kanyang best friend. So ito namang si Edwin ay successful yung kanyang operasyon. So tinutukso pa nga niya yung kanilang katulong. Sinabi dito na hindi daw nagiging successful yung kanyang operasyon sa mata. At pero meron kasing isang figurine na parang natumba at nasalo ito ni Edwin. Kaya nalaman ng kanilang katulong na nakakita pala siya. So binibiro lang pala ni Edwin itong kanyang katulong. Kaya itong si Edwin ay pinuntahan niya agad yung kanyang camera, tsaka ano pala siya dito, director pala siya. So gustong-gusto niya na mag-direct ng isang pelikula. So gagawa daw siya soon ng isang pelikula. So yun na nga, kaya lang itong kanyang ama ay sinabi sa kanya na di ba pinagkasunduan na natin to dahil ito na bang si Edwin kasi yung gusto niyang mamahala sa kanyang negosyo dahil yung kanyang kapatid ay namatay itong kapatid niya dahil nga dinala niya ito sa gimmick at na-aksidente. So namatay yung kanyang kapatid na dapat sana ito yung mamahala sa kanyang negosyo. So kaya ibinigay na lang ng kanyang ama itong negosyo niya kay Edwin para ito ay mag-aasikaso. Pero gusto talaga ni Edwin ay yung maghawak ng kamera, yung mag-direct ng isang pelikula. Pero wala na siyang magagawa dahil yun ang kagustuhan ng kanyang ama. At pinakonsensya pa siya dito. So doon naman tayo sa bahay nila ni Esperanza or ni Leandro. Ito namang si Esperanza, sinabihan ni Belen na hindi daw nawawala yung kwintas. Nandoon daw yung kwintas sa Caja de Oro, kaha, yung box, yung tinatag, ano nila, yung Caja de Oro. Ganyan. So, nilapitan niya yung kanyang ama at sinabi niya dito na hindi naman pala totoo na nawala yung kwintas ni Lola Alejandra. Gusto nga niya hingin dahil ayaw mo ba talaga papa na maging maganda ako, maging okay na yung sakit ko. Pero sabi ng kanyang ama ay wala talaga daw sa
sa kanya yung kwintas dahil nananakaw. So pinakita pa nga dito yung kanyang box na doon kung saan doon nilagay yung kwintas, pero wala talaga doon. So kaya ang ginawa naman itong si Leandro, dahil hindi nga totoo na nawala itong kwintas, ang ginawa niya ay pinuntahan niya, lumakad siya, umalis siya nung gabing yon at itinapon yung kwintas doon sa malayo. Tapos na ano siya, parang na nasangit sa puno. Ganyan, nasangit sa puno yung kwintas. At bumalik siya dahil umuulan. So kaya nagkakasakit siya. Meron siyang lagnat. Nilagnat siya. And then nagpapakita yung ano, yung si Lola Alejandra sa kanya, dahil gusto nga niya na matagal na daw niya hinintay itong si Esperanza, kaya hindi daw siya makakapigil sa gusto ni Lola Alejandra. At natumbahan pa nga siya ng aparador dito, habang si Esperanza naman ay nagwo-worry dahil nga hindi ma-open yung door ni ano, dahil nga natumbahan siya ng aparador ni Leandro. Kaya kumuha siya ng susi at inopen niya yung door, at nakita niya na yung kanyang ama ay nandoon na sa floor. Natumbahan niya ng aparador, at nung hinawakan niya yung kanyang ano, leeg, ay mainit ito. So merong lagnat itong si Leandro, dahil nga nandoon siya, lumakad siya at naulanan siya. So kaya sinabi niya dito na dapat papa mag-ingat na daw siya para hindi siya magkakasakit, dahil nga nagwo-worry daw siya na nagkasakit siya, kasi 'di ba bago pa nga siya nagkaroon ng papa, tapos baka mawala kung ano pa yung mangyari sa kanyang papa. Tapos ito namang si Esperanza ay naginip na naman na kukunin daw yung kwintas. So kaya tinuro naman ni Alejandra na lumabas itong si Esperanza at kukunin yung kwintas doon sa tinapunan ng kanyang ama, kung saan yung puno na nandoon yung kwintas, so kukunin niya. At nagising itong kanyang ama. Lumakad itong si Esperanza ng tulog, bale. Tapos nakita siya ng kanyang ama sa bintana at tinawag siya dito na, Esperanza, saan ka pupunta? Pero hindi lumingon itong si Esperanza, patuloy lang itong naglalakad. So bukas guys, abangan natin ang susunod na kabanata, dahil bukas ay makikita na ni Esperanza yung kwintas at susuotin na niya. Tapos ito namang si Leandro, dahil nagalit siya, sinunog niya yung ano, yung frame. Sinunog niya yung frame at yun nga. Tingnan natin kung ano talaga ang mangyayari bukas, dahil nga sinunog nga na nga yung frame ni Leandro. So yun lang guys ang ating episode for today. At sana nag-enjoy kayo sa aking storytelling for today. That's all. Thank you.